Halos 2 taon din natigil ang mga aktibidad kaugnay sa taon ng Panagbenga Festival dahil sa COVID-19. At ngayong mas maluwag na ang restriksyon, inaasahan na maraming turista ang aakyat sa Baguio City ngayong darating na buwan ng Pebrero upang saksihan ito. So if we are this December, we have average on a weekly basis or even on a weekend basis, 50,000 to 100,000. Baka yung that particular weekend would be more. Especially yung mga taga lowlands, no, malapit sa atin, yun lang ang intention nila makita. And tapos babalik na agad. No? So it can be up to 500,000. At bilang antisipasyon, ang Police Regional Office Cordillera o PROCOR ay magtatalaga ng 1,588 police na ipapakalat sa buong okasyon. Partikular sa mga babantayan ang bus terminals, malls, parks, market at iba pang matataong lugar sa lungsod. Ang Panagbenga Festival o Baguio Flower Festival ay isang taunang okasyon tuwing Pebrero. Naglalarawan ito ng isang makulay na selebrasyon ng masaganang ani ng mga bulaklak ng mga taga Baguio City. Naglalakihang float parade, makukulay na mascot at street dancers ang talaga namang dinarayo ng mga turista. Definitely, ito nga sabi ko January pa lang nakikita natin na even every weekends talaga nga may mga umakyat, no? Na nakita natin yung influx ng arrivals and also the private vehicles. No? We see that in the traffic. But definitely our expectation is that yung particular weekend of the parades will be the biggest attraction and there yung 25 and 26. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, Humahataw!